Good morning. Ayo, ayo na lang. Nako. Ayun. Karam. Mm. Nakapasok din. Yan. Ang hirap pala talagang pumasok. Masikip. Kumbaga sa traffic kara or matraffic ang daloy ng ano, sasakyan. Yan. Nakaram. Yan. Mm. Hindi tayo makapasok. Pasok din tayo kasi Carol may nag-aantay sa atin gusto raw magpabate si Danik at Jenny Lozano, Loida Zaragoza at Vilma Borja. Yan, sabi niya Carol. So itutuloy ulit natin Carol, pero gusto kong bago natin ituloy Carol, bigyan mo natin ng konting pasada para hindi nalilimutan ng ating mga tagapakinig yung ating isyong pinag-uusapan, at para naman doon sa kapakinabangan ng mga bagong listeners natin, makasakay sila Karaul, ano, doon sa ating paksang pinag-uusapan. Kahapon Karaul, ay muling ang pag-aari nitong mga system. Mm-hmm. Ayun, Karaul, dapat, di ba, Karaul, sa kalupang ito, aba, parang ano lang yun, napakasimple lang, Karaul, dahil ikaw, ang iyong pinanghawakan certificate of title, kasi, Karaul, pag ang gobyerno may pinanghawakan certificate of foreign system, ang ibigayin, ang ownership, Karaul, mga Karol, nagdududa sa kanila Bakit sasabihin nila dahil ipasok mo yan yung binigay naming kalupaan sa inyo, sapagkat ang kalupang yan ay imperfect title. At ninyo Karol, may imperfect title daw Karol yung mga namusisyon doon sa sinasabi nilang alienable and disposable land. Kaya Karol, napakagulo sinasabi nila na meron silang certificate of title. Sinasabi nilang sa certificate of title nangangahulugan na may pinatotohan ng ano ito Karaul, titulo ng lupa o ownership ng lupa. O kung meron ng gobyerno talaga ng certificate of title, Karaul, bakit pa nila i-require itong mga taong binigyan ng karapatan sa kalupaang ito na ariin, na iparehistro ulit sa ilalim ng torrent system ang kanilang sinasabing ano ho, pag-aari ng lupa. Yun. Kaya Karaul, nag-doble-doble nga Oo, kaya yung ibang mga abogado itong mga aklat ng doblehas ni Kawili Bilo, nalilito kami. Kasi nga, Karaul, itong mga dinidiscuss natin ngayon, talagang malilito. Kasi sasabihin, meron silang certificate. Pag pinagkalooban ng isang tao, o iparehistro mo yan, ha? Sa ilalim ng torrent system. Yung kabuluhan ng certificate of title na hawak mo. Na mga kalupaan ngayon na ang ginagawang basihan ay itong certificate of title, dapat Karaul, ito nakabili ng lupa, iparehistro ulit nila yung kalupaan sa ilalim ng torrent system. Yun. Ibig sabihin, Karaul, sa una, magpapail ka ulit ng petisyon sa korte para mairehistro mo ang iyong certificate of title. Ganyan, Karaul, parang ganyan na nangyayari. Kaya dito, Karaul, napakagulo talaga. So ngayon, ang tanong natin kahapon Karaul, di ba sinabi natin Karaul, yung unang na itatanong sana natin na para pabulaan na natin ang lahat ng karupaan sa Pilipinas, ito ay rehistrado na. Kasi sinasabi nila may mga unregistered land yung Karaul. So dito, isa makikita din natin kung ang registered lang dyan, bakit sinasabi nyo sa inyo yan? Meron ba
kayong unang-una ka raw, certificate. But sasabihin mo, eh wala kayong pag-aari, wala pa kayong certificate of title. At higit sa lahat, wala kayong titulo. Ngayon. Ayan niya. Oh, ang tanong natin dito, Karaol, meron pa bang unregistered land? Itong ating mga tagapakinig, oho, viewers, oho, sa television at saka sa YouTube, hindi ho tayo. Oh, dito, sino ang pasasagutin natin, Karaol? Si dating President Marcos. Yun. Sa pamamagitan ng kanyang presidential decree, 1143. Na inilan yung pecha ho, May 28, 1977. Tanda nyo ho, kasi mamaya babalikan natin yung pechang yan. Oo, pero dito muna na tayo, Karol, sa tinutumbok natin. At ganito ang katotohanan ng inilahat ni Presidente Marcos. The title to represent para Royal Decree 01-4 Protocol and registered in the Torrens system. Ayun. Alam ni Presidente Marcos na magkakaroon talaga ng kaguluhan, Karol, kaya talagang nilinaw niya, Karol. Itong kung pala, Karol, yung Decree 01-4, Karol, ito pala, itong Spanish title na ito na sumasakop sa buong Pilipinas, ha? Ito na erehistro si Elan. Sa Pilipinas, na sinasakop nito, Karol. Tanong, meron pa bang unregistered land sa kabuuang Pilipinas? Lahat yan, registrado na. O, Karol. Kaya dito, Karol, eh, ano ho, sabi nga natin, eh, pasubalian nila. Ngayon, nakalagay pa rito, Karol, sa Section 9, nilinaw. Para malaman natin talaga, Karol, kung ikaw talaga ang lihim mo nagmamayari ng kalupang yan. Nakalagay sa Section 9, all legitimate occupants of land. At ngayon, Karol, ha, legitimate occupants of land. In the Philippines, who by law are qualified to acquire land, should first consent the holder in whole. Or 014. Para ikaw pala, Karaol, ay talagang makilala ng naayon sa batas na ikaw ay nagmamayari ng lupang yan, eh dapat, Karaol, yung iyong pinangahawakang sertipiko dapat nakaderive dyan sa, ano ho, titulo propiedad de terrenos. Ayan, Karaol, Spanish title. Ibig sabihin, meron kang, kasi dumaan ito sa Torrens system, ito, Karaol, naging OCT 01-4. Ibig sabihin, ito ay mai pasok ang rehistrasyon ng titulong ito sa Torrens system. Ang gobyerno ng General Registration Office nag-issue ng ano, na ang titulong ito, itong Spanish title na ito, ay walang bahid ng anumang pagdududa. Ayun. Ganap, perfecto, at hindi pipiting pa walang saysay. Tingnan nyo, Karaol, ha? Kaya sinasabi, Karaol, tandaan nyo, May 28, 1977, ginawa ni Marcos ito. Hindi ba? Kailan inisyo ni Presidente Marcos ang PDA? Karaol, sinasabi nila, itong mga nagkakamali na sinasabi nila, pinawalang visa daw ni Marcos, pinawalang visa ang Spanish title. Karaol, dito niyo makikita ngayon na ano ho, mali sila ng interpretation. Pagkat ito, pinawalang visa, sinabi discontinuance lang, sasabihin nila pinawalang visa, parang hindi naman sila mga abogado yung Karaol. Nagsudog ng kilay, oo, para sa pag-aaral ng mga batas, eh tapos sasabihin nila discontinuance, sasabihin nila invalidated.
Makita niyo ba, Raul? Ngayon, rated. Ang baka, Raul. Alatang taon ka, Raul, nakaraan eh. Mm. Kasi, yung isang PD-893 niya, ay ano ho, ay, ano, May. Ay, February 16, 1976. Ito, kulang-kulang isang taon. Kasi ito, in-issue, ano ho, ay, ano ba yung binanggit ko sa inyo yung taon kanina ka, Raul? Ito ay May. Mm. Oho, May 28. Ilang araw lang ka, Raul eh. Ang pagitan eh. O, 1977, para mag-isang taon. Mm. Ito nyo, ang San Marcos, o, ang titulong, ano ho, kumakatawan sa parcel 1 and parcel 2. Kasi ito eh. Ay, ano ho, titulo propiedad de terrenos royal decree Saul ang linaw. Ibig sabihin sa presidential decree ito ni Marcos hindi nawali ang kahalagahan ng ano ho ng Spanish title. Sa constitution. Malinis si Marcos eh. Ano ba nakalagay sa constitution natin na inadapt ito nga yung Regalian Doctrine. Mm. The belief that the Spanish crown pag sinabing crown, hari yan, Raul, is the origin of blancos in the Philippines has persisted. Ayan ka, Raul. Diba? Pag sinabing persisted, namamalagi. Oho. Hindi, isa ka ano yung kadaan eh. Kung pinawalang visa yung mga Spanish title, wala na merong may title. Kasi lahat ng sumasakop dyan sa mga OCT na yan, ay Spanish title ang pinapatutayan yan. Yan ka, Raul, mas lalong gugulo. Magawa ito ng sertipiko kapag ang isang titulo ay ano ho, na-validate, na-confirma. Sasabihin nyo, invalidated. Kung invalidated ito, lahat ng OCT, dyan nagmula, ang ano nga, sinasabi nating mga certificate sa Spanish title, lahat invalidated. Tapos lahat dyan. Pati TCT, invalidated lahat dyan. Lahat ng titulo na yan, kadani, mga Spanish title eh. Kaya, ayan. Kasi bakit kaya, Raul, sinasabi, may kadugtong pa. Sapagkat, ang ano ho, ang titulo, dapat, ano, ang kalupaang yan, ay may pinagmumulang, ano ho, titulo ng lupa. Mm-hmm. Ayan yung Raul eh. Hindi nagmumula yan sa kawalan. O, ayan ang kadugtong. Ngayon. O, kaya, mananatili. Mm-hmm. Itong Spanish title na ito sapagkat ayan pa rin ang nagiging basihan ng unang implement ang Torres Terms. Ayun. Nawala. Nawala si Kadani. Pero di ba, tapos na rin tayo.